And Sir Mox, again, let me introduce one of the talents of PUBG Mobile Philippines Esports. Nag-cast siya for PMNC 2022. Na nung last year pa yun, nag-cast ka rin for show matches in PUBG Mobile Philippines page. And actually, he's one of those casters na pwede ko na rin sabihing OG. Kasi nakasama ko siya ever since like 2019 when we were casting in Gameling with, ano yun, mahirap yun, English casting yun, no, for PUBG Mobile. Again, Sir Mox, again, palakpakan tayo dyan. Ayan. Ayan. Maraming salamat. Sir Mox, sa lahat ng mga sinabi ko, ano pa yung mga hindi ko nasabi na about sa'yo? Mas maganda siguro na ma-introduce mo rin sa yung sarili mo, no, sa ating community para at least kilala nila lahat ng mga casters. Ayan. So, hello. What's up, you guys? No? Again, this is Sir Mox and maraming salamat again sa pagpa-welcome o pag-invite sa akin dito na ni Sir Kuku, no? Kasama, no? By the way, I'm Sir Mox, shoutcaster, professional shoutcaster, licensed professional shoutcaster. Nagsimula ako sa pagka-cast sa Gameling, no? That was actually COVID era. So one of those siguro mga highlights is na mentor ako ni Kuku TV to become a shoutcaster. Wala nang Filipino language, diretso sagad na. Walang intro pinasok agad sa English. Diretso kagad ako nanonood ng Coco Melon. Sir Mox, like nung eto, di ko natatanong to sa iyo, pero nung pinasok kita doon without like, alam mo yung proper na ano, na screening na like magaling ka ba talaga mag-English, like tuloy-tuloy ba, like goods ba yung pronunciation mo and all that stuff. Nung pinasok ka ng biglaan na ganun, ano yung na-feel mo? Like, ano yung nangyari sa'yo nun? Ang nangyari kasi nung the COVID era is I was actually in a proper job. So, ang nangyari, nawala na ako ng trabaho because of the COVID kasi yung sa akin nagtatrabaho, real estate yung employer ko sa Guatemala, nawala na ako trabaho, so I have to find a job. I was actually looking at this UAP and CAA and NBA, yung mga commentators. Sabi ko, ang ganda ng fun nila, ang ganda ng pag-participate nila, fully immersed. Mm-hmm. Then there comes this Gameling. I don't know, hindi ko mataan pa at matanda paano ko na-meet si Kuku TV. Basta ang masasabi ko lang, na-meet ko siya, tapos sinalang niya ako, how does it feel, nakakatakot, kasi nagkaroon ako ng ups and downs. Gameling was very, very good at guiding me. So, nakapag-cast po ako doon. Ang dami kong mga downs kaysa sa ups. Pero ang iniisip ko talaga doon, I have to do my best because of necessity sa finance. Uh-huh. Pero, di kalaunan, mas minahal ko yung shoutcasting kaysa paglalaro. And after like 2 years, that is 2020 ata yun, na March 2020 onwards, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakatikim ng Conqueror. Conqueror, eh? Ano yung pangalan ng pinakamataas na level sa PUBG? Conqueror, no? Maski nga, hindi ko pa maabot, eh. Diamond lang ako, so... Pero usapan naman, medyo, Kwan, I'm very, very thankful sa community ng PUBG Mobile. Oh, by the way, anong season ka nagsimula, Sir Mox? Season 2! Ah, pareho kayo ni GG. Oh, season 2. Kaya nga pinagyayabang ko yung season 2 namin na clan kasi 6 years in the making. Although medyo kinda we're slowing down things. Tumatanda na kami. And a little bit knowledge sa ating mga viewers, no, when I was starting my PUBG Mobile, wala pa akong anak. Ngayon dalawa ng anak ko. Wow, ang sipag ni Sir Mox. So it's amazing. So yeah, and also I'll just say this out loud, no. Last year, thankfully, because of my advocacy sa PUBG Mobile community and the esport world, the entirety of the esport world, lalo na pinag-usapan namin na analyst Sir Kuku TV and si Madam Gigi, I passed the bar exam. Thankfully, I'm a full-fledged lawyer with the advocacy to help the esport community to prevail justice. Kasi marami tayong nalalaman, naririnig mga complaints with regards sa mga scams, mga unfulfilled agreements, right, hindi nagbabayad ng sakong salary or yung prices. So, naging advocacy ko po yun. So, anyway,
Yun po si Sir Mox. Ayan. Congratulations again, no, Sir Mox, sa pagpasa sa board exam. Thank you. Ngayon ay ano na talaga, literal na lawyer na, no? Attorney. Sir Mox. Pero actually, guys, sa totoo lang, GG, sa totoo lang, ayaw niyang sabihin ko na attorney Sir Mox. Gusto niya Sir Mox. Ayaw ko. Closest friends ko ay lalo na pang PUBG community, katulad ikaw, Ma'am GG, hindi kita papansin yung pag in-attorney mo ako. Hindi kita papansin. Lucas ni. Ano, Sir? Paano Sir Mox kapag may complaint ako? Ay, Sir Mox yan? Lang. Pwede Sir Mox or Kuya Mox. Ayoko ng mga attorney na yan. Yung attorney, yung mga Stranger Things. Stranger. Pero hindi kayo mga stranger sa akin. And also, our topic is actually very, very good. Hindi lang ako nakahabol. And it's good. It's good to be here. Maraming salamat sa pag-invite dito. Again, Madam Gigi and Sir Kuko, no? It's an honor to be part of this podcast.